Dan shout out muna tayo mawas kay Aldwin Maglinti, Marie Chris Cabillo, Cyril Bancali ng Minglanilla Cebu, Angel Caliber 45 Blitzon Baboy ng Aguraho, Cagayan de Oro City. Yan, try nyo yan mawas, murang litson dyan. Tsaka kaya Don Buenos Litson Belly, baguhan pero nakakatakam na po. Joy Lopez ng California, El Mecano yan mawas. Patisoy-tisoy, shout out sa iyo bossing. Anita Dalugdug, Remy Dungki, John Mark Carolino at sa kanyang lovely wife yan. Maraming salamat mga boss. At sa ating mga new subscribers dyan, shout out sa inyo. Lalo na sa ating mga solid na tagapanood na OFW yan. Keep safe mga boss. Yung ating mga karpintero mga boss, gandang araw sila ay may tatrabahoin doon sa bahay ng aking auntie. Yung bubong kasi mga boss is magtutulo na ho. So out muna sila ngayon sa litsunan at sila ay may tatrabahoin mga boss. Ah, kabalik na ka litsun lay? Mayo. Pampistahay na mo ha. So, unuan pa man. Ha? Ano ito, sunod eh. Saan doon ta? Ano nga pinuho pa? Pakapisa mo kao? So, wala nga pala tayong mga lechonero ngayon, mga boss. Pero, ayos lang dahil pa-isa-isa lang naman yung mga order. Kahit dalawa, okay lang kami ni Omar, mga boss. Dahil, yung pagkatrabaho nila doon is kailangan matapos agad yun mga boss. Pero pag dadami yung order, pwede namang pull out natin sa doon at punta dito ng saglit sa ating bahay tsunan mga boss. So today is my belly tayo at baboy this afternoon mga boss. Yung maliit na nabili natin kahapon. So ito si Natalia mga boss. Dito ko muna yung nilagay kasi parang hindi sila magkasundo ni no. Takot na takot pa yung si Edgardo sa kanya mga boss. So yan. Tsaka yung isa na yan. Siguro ay pag walang order this week dyan sa baboy na yan is gagawin ko ring inain yan mga boss. Yung mga investment natin dyan sa mga native na baboy na yan. Mahaba-habang panahon pa po para magkakaano tayo dyan, karoon ng mga babies yan. So mga 3 to 4 months pa pwede ho magkano sila boss, mag lalandi. So ito yung mga cute, mga maliit na boss. Kaya yung itim na yan hindi pa yan pwede kasi yun nga, parang yan yung may puti yung mukha. Numipis kasi mga boss kasi parang pagbili dyan is pinaburutan kasi yan yung mga titindan yan mga boss. So dito tayo kukuha sa puti o yung isang itim na yan na may hapon. Pero this morning kami ay magkatay ni Omar para mamayang hapon is hindi na tayo hindi na magdodoble yung ating mga gawain dito sa bahay mga boss. Kasi continuous pa rin yung aking pagtitinda ng sabaw at litson doon sa seaside. So, pakita ko lang sa inyo mga boss yung plano ko sanang paglalagyan ng mga native na baboy roon. Yung gawin natin yung pre-rinse mga boss. So, bantahan natin mga boss. Saka kami ay kukuha ng mga kangkong doon sa lumang pispan ng aking auntie. Kasi magkatabi lang po yung bahay ko at saka doon sa farm niya mga boss. Yan, so dito nga pala na kami nakatira noon mga boss. Pinatira kami dito sa apartment ng aking tita.
Ya, harapnya Nisa tin skirt sekam. Mula nang ako'y maglilitso na hindi na ako nakapag laro-laro ng tennis, boss. Kasi hindi na kaya sa katawan. Pagod, no? Saka doon yung lumang litsunan ko, boss. One day, tuturo ko kayo doon. Saka yung parang, ano yan? Parang purok-purok na yan. Diyan ako nagsisimula uncap ng litsun ng pautang. Na, lapit tayo, boss. Bah, kaya palang kangkong dito, Mar. Ubus na pala. Sige, Mar. Pud, lumayra man. Pispan, wala ng laman to, boss. Wala ng ano. Kasi wala dito yung auntie tsaka tito, boss. Dun sa Amerika. Nih, saya tangkung deh, Mar. Sabar, oh. Itu sana yung plano ko, mga boss. Dito. Dito ako gagawa ng pre-rinse. Tapos dito. Dito magtutubig para mag-swimming-swimming yung mga baboy. Kasi ito ay itikan, ho, no, mga boss. Una, naging pispan, ho. Pero hindi na gano'n kasi ka problema sa tubig. Pispan to noon, tapos ginawang itikan tsaka pabo. So ngayon ay wala na akong mga itik tsaka pabo. Hindi na to ginagamit. Pero hindi sa atin to, mawas. Dayo ay hihingi pa ng permiso sa kanila kung okay lang ba sila na lagyan ko ng mga native na baboy dito. Interlink na lang yung kulang dyan saka yung barbed wire para hindi makawala yung mga baboy. Delikado kasi pag makawala yung mga baboy, mga native yan, so talaga hindi mo na mahanap yan. Yan, marami-raming interlink saka barbed wire yung kinakailangan dito, mga boss. Yan, tin-escort nila, boss. Sira na rin yung mga wall. Sira ng bagyo. Sana, mga boss, ay papayagan nila tayo na mag-alaga ng baboy doon. Sila ay uuwi naman siguro by next month or sa April. So, sa personal po ako hingi ng permiso sa kanila, mga boss. Kasi alam niya naman yung American citizen ayaw ng mga eyesore dyan, mga boss. So, lalo na sila ay matanda na, so try ko lang. Kasi pag okay, talagang magandang maganda ron, mga boss. Yan. Gusto nila yung may kangkong, mga boss. Si Natalia. Pero yung mga bake natin dito is dina-dry pits ko pa, mga boss. Kasi baka hindi maka-adjust agad yung kanilang tiyan. Baka magtatae yan, mga boss. Itong mga native na to is sanay naman sila sa ganitong pagkain. Kasi doon sa farm is ganito po yung sistema na kanilang pagbibigay ng pagkain. Yung may sabaw-sabaw. Yan, Natalia. Dito naman si Edgardo at si Marimar yan, mga boss. Marimar yun. Ikot na po yung ating first order for today, boss. So habang nag-iikot yan, kami ay magkatayo sa baboy para this afternoon, mga boss.
Yun, nilagay natin doon sa freezer mga boss kasi mamaya ko pa yan tatahin mga after lunch, mga siguro mga alauna pasado. Ayan. Luto na po yung ating set mga boss, yung belly with na native chicken. Going to regional trial court na naman mga boss. BR-49. So, yan yung cute natin na baboy mo, boss. Sa 14 kilos lang. So, tingnan natin kung mapapalutong man dito kahit batang-bata mo, boss. Tayo nag kakape mga boss para hindi po tayo aantok po habang nag-iikot lalo na kapag ganitong oras kasi talagang humihingi ng pahinga yung ating katawan mga boss, parang sarap matulog at nagsapit ng bandang alas 2 saka alas 3 sa nga po. So that time talagang nagkakape mga boss. Dilat-dilat yung ating mata para makita natin yung mga paglubo sa balat na malusok natin agad.
15 to 16 minutes mga boss, nakapagpunas na ako dahan. Saka, hindi na ako nakapag, ano mga boss, hindi na ako nakapag tusok. Pero may biglang potok po sa bandang hita. Pero ayos lang, maliit lang naman. At saka, natosta ko na mga boss. Yan, maliit na yan. So, yun yung kagandahan kapag mabilis mong mapapula yung baboy. Hindi ka na mong problema doon sa paglugo mga boss. Yan talaga yung habol ko kaya sobrang init. Tsaka mabilis ang pag-ikot mga boss sa pagsalang hanggang 15 to 20 minutes. Pero since napula na yan mga boss, pwede na akong magdandahan kasi yun nga, this time naman is yung laman ako, yung ating lulutuin dyan. Saka wala na akong baga dyan sa gitna, puro sa gilid na lang yan. Yan, ang cute ng ating 14 kilo lechon mga boss. Pag naluto to, nasa 8 kilos na lang siguro mga boss. 8 or 7. Depende kung matagal yung pagsalang, lalong gagaan yan. Pero lulutuin lang natin to ng 1 hour and 15 minutes or 1 hour and 10 minutes siguro mga boss. Okay na yan. Dahil bumigay na ho yung kanyang puwerta ng puwet mga boss, so luto na yan. Nasa 1 hour and 3 minutes pa lang yan mga boss. So sagad ko na lang sa 1 hour and 5 minutes. 2 minutes na lang at ako'y ahon na mga boss. So yan, naahon rin mga boss. Ang cute nating lechon for this afternoon. So, konting punas-punas at makeover na lang at magiging kintad na yan. Okay na, Mar. Tsaka, napakaraming sabaw pa ho dyan sa ilalim yan, hos. Wala akong natusok dyan kanina pero may biglang putok yan. Maliit lang naman. Tsaka, hindi naka-apekto yan sa palat, hos. Di Mar, butasan mo na Mar. Talabasin mo na yung mga juices dyan. Yun. Ang juice mo, boss. So, ayan, nakadapa na ho yung ating lechon na maliit. So, hanggang dito na lamang po sa araw nito at isang masaganang pamumuhay po. Alam.